3. Mabuti dumating na kayo, Deo. Kanina ka pa hinihintay ni Charlie. Wika ni Eloisa nang dumating sila. Nakabalik na to. Natuwa ito na makita magkasundo silang dalawa. Natawa ito nang makita nakapinta sa mukha ni Sheila. Noon lumabas ang isang babae mula sa komidor. Kamukha nito, ang famous doll na si Barbie. Siguro ay bored na ito sa palasyo nito sa Utopia at nakarating ito sa Santa Barbara. Napakapino ng kutis nito. Tuwid na tuwid ang buhok nito at balingkinita ng katawan. Hello! Masiglang bati nito. Nangalingunin niya si Deo at nakita niyang ngiting-ngiti ito. Hindi maalis ang pagkakatitig nito sa dalaga. Na parang ngayon lang ito nakakita ng tao. Bigla tuloy siya nakadama ng pagkailang dahil sa itsura niya. Pakiramdam niya ay isa siyang freak dahil sa pinta sa kanyang mukha. Pero ano pa nga ba? Yun naman talaga ang tulong na ibinigay niya sa binata ang magmukha siyang freak para lalong ma-inspire ito sa sinusulat na horror novel. Charlie, masiglang sabi ng binata. Kumusta? Nakangiting bati nito kay Deo. Mapapangiti ang sino mong makakakita sa paraan ng pagngiti nito. Sinulapan siya nito at nginitian din. Hi. Tipid ng ngiti lang ang nagawa niyang isukli rito. Sa wakas, nandito ka na. Ani Deo. Alam mo namang malakas ka sa akin eh. Sa ligay ng usapan ng dalaway nahuhulaan na niya na inimbitahan ito ng lalaki na magbakasyon sa probinsya. Sheila, ito si Charlie, kaibigan ko. Charlie, ito ang isa pang writer na naligaw dito. Si Sheila, si Yaang. Maganda nga pala siya. Anito na sa mukha ang pagkamangha habang nakatitig sa kanya. Sino ba ang tinutukoy nito? Siya? Nagliwanag ang mukha niya dahil sa sinabi nito. Kita pa rin pala ang kagandahan niya kahit may pinta ang kanyang mukha. Sabi ko naman sa'yo, ito ang magiging bida sa bagong novel na ginagawa ko. Nagmamalaking sabi ni Deo at inakbayan pa siya. Para namang kiniliti ang puso niya sa sinabi nito, isang matamis na ngiti ang ibinigay niya sa lalaki. Oo nga, ang galing mo talaga. Mahusay na napagsama mo ang mukha ni Garfield at ni Tweety. Gosh, man, this is awesome. Biglang nawala ang ngiti sa mga labi ni Sheila. Natutuwa lang pala ang mga to sa hybrid cartoon characters na nasa mukha niya. I know! Proud pa na sabi ni Deo. This is totally cool. Ani Charlie, na hindi na nahalata ang pagngingit-ngit niya. Pasok muna ako sa kwarto ko. Paalam niya sa mga to. See you later, Sheila. Wika ng babae. See you. Mahinang sabi niya bago tumalikod. Yun pala ang dahilan kaya kinarinyo siya ng gusto ni Deo at napapayag sa face painting. Gusto lang pala nitong ipakita si Charlie na yun ang bagong horror character sa nobela nito. Shit. Inis na pumasok si Sheila sa banyo at naligo. Naaasar siya na hindi niya maintindihan. Ayaw niyang aminin sa sarili na nagsiselo siya sa magandang kaibigan ni Deo. Ayaw man niyang isipin kung anong ginagawa ng mga to sa oras na yun ay hindi niya maiwasan. Pero ano bang pakialam niya? Kung may kasama tong ibang babae? Kung tutuusin, hindi siya dapat mag-aksaya ng kanyang oras sa pag-iisip dito. Dahil may nobela siyang dapat tapusin. Binuksan niya ang kanyang laptop at nagsimulang mag-type. Hindi niya napapansin na dumidiin ang pagtitipa niya sa keyboard. Buhol-buhol ang kanyang isipan kaya ang mga characters niya ay nagkabuhol-buhol din. Nagbangayan ang lahat na hindi dapat at hindi naman kasama sa kanyang plot. Isang malaking gulo ang kinalabasan ng isang chapter. Ang kanyang mga bida, pati na rin ang mga lolo at lola ng kanyang mga bida, ay nauwi sa kulungan dahil nakapatay ang mga to. Napasabunot siya sa buhok niya. It was obvious that she could not concentrate. Nakasimangot na isinara niya ang kanyang laptop. Nagsiselos. Nagsiselos? Si Sheila? Tudyo na kanyang isipan habang kinakanta iyon sa tono ng Are you sleeping, brother John? Nagingit-ngit na binuksan ulit niya ang kanyang laptop at nagpatugtog ng isang maharot na tugtugin. Itinodopan niya ang volume para hindi niya marinig ang iba pang sasabihin ng kanyang konsensya. Nagtatalon siya sa kama habang nag-headbang. Huminto lang siya upang uminom ng tubig na makaramdam ng pagod.
Pinagpapawisan na siya kaya ay hinubad niya ang kanyang pajamas at itinira na lamang ang itim na panloob. Ang sumunod na awitin ay Get What I Want na isang seductive song ng Bittersweet. Pinagbuti niya ang pagsasayaw at ginawang dance ball ang isa sa mga poste ng kanyang kama. Bigay na bigay ang katawan niya sa pagiling at unti-unti na naman siya pinagpapawisan. Naisipan pa niyang gumapang sa sahig at katukso-tukso na paraan. Tumihaya siya. Itaanaas niya ng magkasabay ang kanyang mga binti at pinaghiwalay ng dahan-dahan ng mga iyon sa ere. May skills pala siya pagdating doon. Don't you think it's too late to practice your dance routine? Piging nabitin si ere ang akmang pagliad niya. Sa magkahiwalay ng mga binti ay nakita niya si Deo na nakatayo sa labas ng nakabukas sa pinto. Parang gusto niya gumapang ng mabilis sa ilalim ng kama dahil sa sobrang hiya. Hayun siya, para nag-iimbita ang mga hita sa pagkakabukaka. Shit, kanina pa kaya to rito? Na makabawi ay kaagad siyang bumangon at kunwari ay galit na nilapitan ng lalaki para mapagtakba ng kanyang pagkapahiya. Hoy! Anong karapatan mong buksan ng silid ko, ha? Manyakis ka talaga. Hindi naman to natinag. Kanina pa ako kumakatok at tumatawag pero walang sumasagot. Sobrang ingay kasi. Anong sobrang ingay? Nakasara naman ang pinto ko kaya imposibleng maingayan ka. Kinabig niya ang pinto para matakpan ng ingay. Nang buksan mo lang naman ang pinto ko ng basta-basta eh, saka umingay. Mataray na sabi niya. Naihalamos nito ang mga palad sa mukha nito. Bumuga ito na tila nais ipakita sa kanya na mahirap talaga siyang kausap. Maingay ka? Kakatok ba ako kung hindi? Akala ko nagbukas ka na ng sarili mong disco bar. Yun pala, burlesque bar. At sa totoo lang, magaling kang sumayaw. Napahanga mo ako ng sobra. Hindi pala, ng sobra-sobra. Pinasadahan ito ng tingin ng kanyang kabuuan. Saglit lang yun para nakakapaso. Nag-init naman ang mga pisngi ni Sheila sa sinabi nito. At saka lang niya napagtanto na mga panloob lamang ang kanyang suot. Digmamadaling tumalikod siya upang pumasok muli sa kanyang silid. Subalit maagap na kinabig siya ni Deo. Sinubukan niyang itulak ito upang makawala, ngunit lalo lamang humigpit ang yakap nito sa kanya. Naramdaman niya ang init ng katawan nito. Ibinuka niya ang bibig upang magprotesta. Ngunit inangkin na nito ang mga labi niya. Hinagkan siya nito ng mariin. Parang nanggigigil. Namalaya na lamang niya nakayakap na rin siya rito at tumutugon na sa mga halik nito. Nagsimulang maglakbay ang mga kamay nito sa kurba ng kanyang katawan. Sa kanyang likod, pababa sa kanyang bewang at balakang. Isang ungol ang kumawala sa kanya nang ikulong nito sa kamay ang kanyang dibdib. Mula sa mga labi niya dahan-dahan naglakbay sa kanyang lieg ang mga labi nito. Sheila, with one sure movement, he undid the clasp of her bra. His thumbs teased her nipples to hardness. Kasunod din ay bumaba ng mainit na labi nito sa kanyang dibdib. Oh Sheila, nakakabaliw ka. Umuungol na sabi nito, cupping her buttocks and lifting her to press his hardness against her thighs. Deo, nakakaliyong ibinibigay nitong sensasyon sa pagkatao niya. Ang mga labi nito ay parang apoy na tumutupok sa kanya, nagpapalib sa kanyang pakaramdam. Hindi na niya napansin na naipasok na siya nito sa loob ng kanyang silid sa kabila ng pagtuloy na paghalik nito sa kanya. Namalaya na lamang niya ang malambot ng kutsyo ng kama nang sumayad ang likod niya ron. Tahimik na sa kanyang silid. Wala nang tugtog na nagagaling sa kanyang laptop. Sa kabila ng katahimikan, dinig niya ang malakas na pintig ng kanyang puso. She watched him remove his t-shirt. Sa mapusyam na ilaw ay kitang-kita niyang matinding pagnanasa sa mukha nito. Sabay pa silang napaungol na maglapat ang kanilang mga katawan. Nagtagpong muli ang kanilang mga labi at napapikit siya ng mariin na parang nahihirapan na hindi niya mawari. Napasabunod siya rito at naramdaman niya ang panginginig ng katawan nito. Deo, nauunyapit ang kanyang mga binti sa bewang nito. At hindi na niya makontrol ang nagiging tugon ng kanyang katawan. Sheila, napahawak siya ng higpit kung saan. Nang bigla, ay pumailan lang ang nakakabinging ingay na nagmula kay Mimi.
Nawala ang konsentrasyon ni Sheila dahil sa narinig na malakas sa pagyayaw ng kanyang pusa. Nasipa niya na malakas ang binata at bumalandra to sa sahig. Higpit na hawak-hawak pala niya ang mahabang puntot ng alaga niyang hayop. Nasa ilalim ito ng isang malaking unan na hindi na niya ginagamit. Ang buntot pala nito ang nahagip niya nang hindi niya namalaman kung ano ang gagawin dahil sa init na nararamdaman kanina. Tumalon ito pababa ng kama at nagtago sa ilalim ng side table. Aray! Narinig naman niyang daing ni Deo nang tumama ang katawan nito sa sahig. Meow! Daing naman ni Mimi. Hindi niya malaman kung sino sa dalawang nasaktan ng unang lalapitan. Yung pagbaling niya sa binata ay kaagad niyang naalala ang tungkol dito at kay Charlie. Nanumbalik ang panibaghos sa kanyang dibdib. Lumabas ka na! Hindi tumitingin dito na sabi niya sa malabig na tinig. Pinigilin niyang sarili na kastiguhin ito tungkol sa babae. Ayaw niyang isipin ito na nagsiselo siya. Alam niyang natangay lamang siyang pareho kanina. Nagmamadaling isinara niyang pinto nang makalabas ang lalaki. Kung baka bugan dibdib na sumandal siya sa likod niyon, namumula siya sa magkakahalong emosyon. Unang-una, nasasaktan siya dahil hindi man lamang ito nagkusang magpaliwanag ng mga dapat nitong ipaliwanag. Siguro nga ay wala. Pangalawa, natatakot na siya sa malakas na sensasyon na kaya nitong idulot sa kanya. Nang makabawi, dali-dali siya nag-ayos ng sarili at nahiga. Napabalikwas siya ng maalala ang kanyang pusa. Nakita niyang mahimbing na ulitong natutulog sa ilalim ng side table. Nahirapan siyang makatulog muli dahil sa nangyari. Nakatingin lamang siya sa kisame na parang nanonood ng replay ng nangyari kanina. Sariwa pa rin sa isip niyang nag-aalab nila mga tagpo ni Deo. Parang nararamdaman pa rin niya mga kamay nito na nagliliwaliw sa kanyang kabuuan. Ang mga labi nito na nagumugulagod sa kanyang bibig at nanghihingi ng pagtugon na syempre pa ay buong alab din niyang tinutugunan sa di maipaliwanag na kadahilanan. Hindi niya maiwasang mapaungol. Bigla ay gusto niyang mahiya sa sarili. Muntik na talaga siyang matangay. Ipinikit niya ang mga mata. Ipinangako niya sa sarili na lalabanan niya ang kanyang nararamdaman para sa lalaki. Dahil mukhang walang patutunguhan yun. Pero paano nga ba siya makakaakto ng normal kapag nakatagpo silang muli bukas? Muntik nang mapaurong si Sheila papasok sa kanyang silid na makita si Deo na palabas din ng silid nito. Hawak-hawak pa nila ang seradura ng kanilang mga pinto. Halatang bagong paligoto dahil basa pa ang buhok nito. Nasamyo niya ang mabining pabango nito mula sa kanyang kinatatayuan. Matabis ng ngiti binigay nito sa kanya. Inismira naman niya to. Ngumiyaw na naman si Mimi na nasa gilid ng paan niya. Marahil, galit pa rin ito sa pang-istorbo na ginawa nila rito ng nakaraang gabi. I had the best dream ever, nakangiting sabi nito. And I had the worst nightmare ever, nakasimangot naman na tugon niya. Alam niyang tinutudyo pa siya nito. Bakit ba ang taray mo? May problema ba? Wala. Hindi niya magawang sabihin dito na nagseselo siya dahil baka pagtawanan lang siya nito. Hindi rin niya magawang sigawan ito sa nangyari ng nakalipas na gabi dahil siya naman itong nasa katukso-tuksong itsura. Lalaki to. Natural na matukso to. Tumawa ito at kinidatan pa siya. The nerve. Ano kayang iniisip nito tungkol sa kanya? Baka akala nito isa siyang agogo dancer. Inirapan niya to at nagsimula na maglakad pababa ng hagdanan kasunod si Mimi. Sinabayan naman siya dito. Nagkabungguan ang kanilang mga balikat kaya napapitlag siya. Huminto siya at tinignan nito ng masama. Ninanadya ka ba? Naaasar na sabi niya. Ang lapad-lapad itong hagdanan eh. Sinisiksik mo ko rito? Ang bango mo kasi. Alito't inilapit pa ang mukha sa balikat niya. Muntik na niyang mabitawan ang laptop na hawak-hawak niya. Bago pa siya makapagsalitang muli ay nilahad na nito ang kamay bilang senyas na mauna na siyang bumaba. Oh, mabutit kising na kayo. Halina't makapag-agahan? Nakangiting bungad ni Tita Eloisa sa sala. Katabi nito si Charlie. Hindi niya alam pero parang nakita niya ang sandaling pagdilim na mukha ni Barbie na makita ang sabay na pagbungad nila ni Deo. Panay ang kwento ni Charlie habang kumakain sila na patunay lamang na palagi na ang loob nito kay Eloisa. Baka talagang matagal ang magkakaibigan ito at si Deo.
Marahil ay madalas na mag-away ang dalaga sa Santa Barbara. Si Sheila naman ay nakikinig lang sa usapan ng mga to. Hindi naman pala madalas lamang mag-away si Charlie sa Santa Barbara. Noon niya nalaman na dati palang nakatira ang pamilya nito malapit sa bukana ng bayan. Na makakuha ng magandang project ang ama nito na isang engineer sa Maynila. Tuloy nang lumipat ang mga to sa lungsod. Masyadong tahimik ang dalawang writers natin ah. Wika ni Tito Eloisa at pinaglipat-lipat ang tingin sa kanilang dalawa ni Deo. Nag-i-enjoy ho kasi akong makinig sa usapan ninyo. Aniya. Asus, nahihiya ka pa rin sa akin. Naku iha, huwag mong pahiyang sumali sa usapan namin na. Wika ni Eloisa. At ngilitian niya to. Wala talaga siyang maisip na sabihin sa mga to. Si Deo naman ang binaringan nito. Naglalakbay na ang isip mo sa katatakutan at kababalaghan, tama ba ako? Iniisip ko lang ho kung maganda bang ideya na pasayabin ko si Kapitan Capre sa nobela ko. Pero hindi ko naman maisip kung kanino ko siya patuturuan. Sinasabi ko na nga ba eh. Tumayo na siya upang hindi maririg iba pang sasabihin ito. Mauna na ho ako at nang makatapos man lang ang isang chapter ngayon. Tinungan niya ang mga to at saka animi may pakpak ang mga paa na lumabas ng bahay. Sumunod naman sa kanya ang alagang pusa pero huminto ito sa damuhan at humiga upang magpaaraw. Napakain na niya to kanina bago siya bumaba para mag-almusal. Hindi siya pumasok ng husto sa loob ng kakahuyan na makakita siya ng isang malapad na puno. Naupo siya sa ilalim niya at binuksan ang kanyang laptop. Nakatulong ang katahimikan ng paligid kaya madali siya nakapag-isip na magandang karugtong ng kanyang storya. Nang mapagod ang kanyang mga mata, ay inilapag niya ang kanyang laptop sa ibabaw ng casing niyon. Tumayo siya upang iunat ang nangalay ng mga binti. Sumandal siya pa sa puno at ipinikit ang mga mata niya. Parang idinuduyan ang kanyang pakaramdam ng preskong hangin at huni ng mga ibon. Nang maramdaman niya na parang may nakamasid sa kanya, taglit siyang ludumilat. Napasinghap siya. Ang mukha ni Day ang bumulaga sa kanya. Nanuot muli sa kanyang ilong ang mabining amoy na pabango nito na nalanghap niya kanina. Nakayukuto sa kanya at halos isang dangka lang ang pagitan ng kanilang mga mukha sa isa't isa. Ang ulo niya ay nasa pagitan ng mga kamay nito na nakatukod sa puno. Titig na titig to sa kanya. Ang buhok niya na bahagyang nililipad ng hangin at tumatabing sa mukha niya ay hinawin ng mga daliri nito at iniipit sa magkabila niyang tenga. Ano sa tingin mong ginagawa mo? Piksi niya na kulang sa tigas ang tono. Tinitingnan ka? Seryosong sagot nito na ipinaglipat-lipat ang tingin sa kanyang mga mata at mga labi. Napalunok siya. Ganun na lamang ang kalabog ng kanyang dibdib. Alam mo bang hindi ako nakatulog kagabi? Ano naman pakialam ko kung nakadilat man ang mga mata mo buong gabi? Pagtataray niya. Kailan kaya matutuloy ang sinimula natin kagabi? Umaasa ako. Nanunod yun itong sabi. Kung ganun, uugatin ka sa paghihintay kagaya ng mga puno rito. At pinandilata niya to. I don't think so. Iyon lang at sinakop ng mga labi nito ang mga labi niya. Namangha si Sheila sa sarili dahil sa mabilis ni init na kaya nitong ibigay sa kanya kahit nasaan man sila. Naglaho lahat ng paalala na naisip niya nang nagdaang gabi. Kay bilis itong mapag-alab ang kanyang damdamin. Lumalim ang halik nito kaya tuloy na siyang nawala ng kontrol sa sarili. Ipinilupot niya ang mga kamay sa leeg nito upang lalong mapaglapit ang kanilang mga katawan. Kung kailan naman darang na darang na siya ay saka ito tumigil sa paghalik at nakangiting tiningnan siya sa mga mata. Tara, anito. Ganun na lang yun? Bulalas niya bago pa mapigilan ng sarili. Anong yun? Tanong nito na tila walang nangyari. Tinawanan siya nito at yumuko upang kunin ang kanyang laptop. Tara na, gusto magpa-face paint ni nanay eh. Nakalabing sinabayan niya ang paglalakad ng binata. Hahawakan sana nito ang kamay niya ngunit pumiksi siya. Tawang-tawa naman ito sa itsura niya. Nantangkain itong hawakan muli ang kamay niya. Hindi na siya tumutol pa. Inintala nito ng isang masuyong halik ang kanyang noo at para siyang isang bulate na binudbudbud na ng asin sa nararamdaman na kilig.
Nakalimutan na niya ang pagtatampo kay Deo. Nararamdaman niya na may gusto ito sa kanya kahit hindi ito tuwirang sabihin yon. Hindi man malinaw ang kanilang estado sa ngayon, umaasa siyang malapit ng lumiwanag yon. Katulad ng isang magandang umaga. Naisip niya na baka naghahanap lamang ito ng magandang pagkakataon para kausapin siya ng masinsinan tungkol sa kanilang magiging relasyon. At napangiti siya sa isiping yon. Mas maasim pa sa napulot niyang manggang hilaw ang mukha ni Charlie na makita nito na masayang nagtatawanan sila ni Deo nang bumalik sa bahay. Asin na lang, ibuburo na. Bakas na bakas ang pagkadisgusto sa mukha nito. Namasyal silang tatlo sa liwasan ng gabing yun. Dalawang beses itong nahuli ni Sheila na nakairap sa kanya. Paano pa kaya ang mga sandali na hindi siya nakatingin dito? Hindi naman niya alam kung bakit ganito ang pakita nito sa kanya. Ngayon niya napagtanto na napakadali nitong mag-transform from Barbie to Chucky. Nung isang araw ay tahas ang ipinakita nito sa kanya na hindi siya nito feel. Nilulungan niya si Eloisa sa paglilinis ng bahay habang ito naman ay nanonood lamang ng telebisyon. Nang batiin niya to at nginitian, ay sukat pa naman na isimiran siya nito. Binaliwala na lamang niya yon at ngingin na huli niya itong nakairap sa kanya. Nagpaalam siya sa mga to na bibili sandali ng ice cream. Hindi sapat ang ihip ng panggabing hangin upang kumalma ang kalooban niya sa inis na nagsisimulang maramdaman para kay Charlie. Malapit lang ang ice cream stand na pinuntahan niya sa kinatatayuan ng dalawa. Kaya naman kita niya na may lumapit na tatlong lalaki sa mga to. Medyo rinig din niya ang pinag-uusapan ng mga to. Lalo pa at malakas magsalita ang isa sa mga yon. Naghahalbalika na ba kayo? Narinig niyang tanong ng lalaki may pinakamalakas na boses. Ikakasal na siguro ang mga to, pare. Sigaw ng isa pa. Pero hindi na niya narinig ang sagot ni Nadeo at Charlie dahil tinabunan na iyon ang malakas na sigaw ng mga nagtitinda ng kakanin. Puto! Kuchinta! Bili na kayo! Miss, bibili ka? Kung hindi pa pumitik sa harap ng mukha niya ang mamang sorbetero, hindi siya kukurap kahit palamukin ang eyeballs niya. Ganun pala ang epekto kapag may isang bagay na natuklasan at ayon tanggapin ng isipan. Nakakamanhid ng utak. Bibili ka? Wala sa loob na ulit ni Sheila. Tulala pa rin siya. Napakamutuli ng ulo ang lalaki. Miss, ako ang nagbebenta. Natatawang sabi nito. Ha? Ah, oo nga pala. Isa nga po. Yung hindi madaling matunaw ha. Ibibili niya sana ng dalawang kasama pero nagbago na ang kanyang isip. Nakita niya nag-uusap pa rin ang mga to. Nakita niyang kinuha ni Deo yung kamay ni Charlie na nakahawak sa bewang nito. At hindi na niya tinuloy ang balak na paglapit mula sa mga to. Naisipan niya maglakad-lakad muna. Mabagal ang kanyang mga hakbang. Parang nanlalata ang pakiramdam niya. Nawala na ng tuloy ang pansin niya sa ice cream. Kaya pala, masama ang mga tingin sa kanya ni Charlie. Hindi lang magkaibigan ang dalawa. Nanggigigil siya ngayon kay Deo. Nais niya itong balatan ng buhay. Pitpiti na parang bawang at igisa sa kumukulong mantika. Tutustahin niya ito ng todo. Ang lakas ng loob nitong lapitan pa siya at tuksuhin. Ibig lang sabihin wala talaga itong kwentang lalaki. Parang pinatungan ng korona ang tinik ang puso niya. Ngayon alam na niyang estado nila. Pinaglalaroan lamang siya nito. Ang sikip-sikip na ng dibdib niya kaya napaiyak na siya. Ganun pa man ipinigilan niya ang mapahagulhol na malakas dahil maraming tao. Naupo siya sa isang mahabang bangko na namataan niya sa labas ng isang shop at pinayapa ang kanyang sarili. Noon niya napansin na nasa labas pala sila ng isang antique bookshop. Pumasok siya sa loob. Hindi niya maiwasang mapangiti at humanga sa nakita. Sa bungad ay mayroong mahabang sofa at lamesa. At dahil madilim na, ay nakabukas ang dalawang mataas na lampara na nasa magkabilang gilid ng sofa. Pinalilibutan ng shop ng mga nagtataas ang bookshelves. May carpets din na nakalatag sa makintab na kahoy na sahig sa mga customers na nais magbasa at magpalipas ng oras. May mahinang musika na naririnig na ng hihikayat na mapayapang pagbabasa ng mga libro. Sandaling nakalimutan ni Sheila ang kalungkutang nadaramdaman at inusisa ang mga libro.
Natuwa siya nang makita ang isang libro na matagal niyang hinahanap. Nalungkot siya na makita ang presyo niyon dahil kulang ang perang dala niya. Naisip niyang balikan yon kinabukasan. Minabuti niyang lumabas na dahil hindi rin naman siya makakabili ng kahit ano. Hindi niya napansin ang isang lalaki na kanina pa nagmamasid sa kanya. Sinundan siya nito ng tanaw hanggang makalabas siya. Malayo pa lamang, tanaw na niya ang nagtatari ng mga kilay ni Charlie. Wala si Deo sa tabi nito. "San ka ba nagpunta?" Mataray na tanong nito sa kanya nang makalapit siya rito. Parang gusto niyang tanggalan to ng mga kilay. Pinigilan niya kanyang sariling bulyawan to. Kasalanan din niya. Hindi siya nagpaalam sa mga to ng maayos. "Bingin lang ako ng mga libro, pasensya na." Malumanay na sagot niya. May ibinulong ito na hindi niya maintindihan. "Uuwi na ba tayo?" Nagawa niyang itanong kay Samanghula kung bakit pa sila nakatayo ron. Sigurado siyang babanggitin ito si Deo. Ayaw na niyang tanungin kung nasa ng lalaki dahil baka bugahan na siya nito ng apoy. "Teka lang at bumili ng soft drink si Deo." Nakaisibidatura nito. Muli ay nirapan siya nito at saka itinirik ang mga mata. Ang totoo, hindi talaga bumili ng maiinom ang binata, kundi hinanap siya nang mapansin itong bigla siyang nawala. "Ha? Mahipad ka sana ng masamang hangin. Tuwa ko lang," naisip niya at dihin na sinimanggutan ng babae. "Sheila!" Kaagad naman siyang humarap nang marinig ang boses ni Deo. Tila may bahid ng pag-aalala ang pawis ng mukha nito na titig na titig sa kanya habang tumatakbo palapit sa kanila. Akma siyang lalapitan ng binata subalit maagap na sinalubong ito ni Charlie at pinunasan ng pawis ito sa mukha. "Let's go home," anang babae at iginiya ang binata sa nakaparada nitong kotse. Nilingon siya ni Deo. "Okay ka lang?" "Okay lang ako," tipid na tugon niya. Hindi niya pinahalata na nasasaktan siya at baka lalo pang lumubo ang ego nito. Gusto niyang sipain ang lahat ng nakita niya at asintahin ang mga to. Umiyak siya ng umiyak ng gabing yon. Hindi niya alam kung sinong sisisihin, ang sarili niya o si Deo. Bakit siya pumapayag na magpalik dito kahit wala silang relasyon? Kasi nga, tanga siya. Kailangan niyang iwasan na to. Ngayon pa lang kung ayaw niyang tuloy ang mahulog ng loob niya rito at lubusan na masaktang muli.